Hello, be. Nasaan ka na ba? Hinapakitahin niyo yung tayo. Ang tagal mo naman. O, ito na, malapit na ako. Pasensya na. Medyo traffic eh. Gusto na nakikipaghabulan sa kalsada, kalaro ang mga dating kaibigan. Masaya ang kwentuhan sa may parting damuhan. Mataya-taya piko, tumbang preso taguan. Mga larong kailanman sa isip mananatili, hanggang sa pagtanda ay laging mamumutawi. Mga karanasan na kailanman di malilimutan, na napagdaanan, natatatak sa iyong isipan. Bilang musmus na minulat sa realidad, maagang nakatikim ng layo sa murang edad. Dahil sa kagagawan ng isang taong malapit sa kanya, kaya ganun na lamang ang kanyang sinapit. Pagkakasuklam sa magulang ang naging sanhi, dahil sa kinakasama ng ina ay nagrebelde. Tumikim ng serbesa, sumasama sa barkada. Ginagawa di tama, di dapat gawin ng bata. Bata pa lang namulat na ang isip sa mundo. Kakaiba kaya ganito na lang ang tadhana. Sinapit na buhay bilang isang bata, batang ina na ngayon nagdurusa. Umukuin ang lasing sa mga alanganing oras, iba't ibang lalaki sa motor na kaangkas. Walang araw nagdaanan, nagpipirmi sa tahanan. Sa cellphone may kausap, kada may pupuntahan. Iba na ang kinikilos, ano bang nangyayari? Napag-uusapan, ano daw bang klaseng babae? Sa edad na 14, may iba ng karanasan. Sariwang pag-iisip na mulat sa kamunduhan, hanggang sa inabot na nga ng mga ilang buwan ang sinapupunan ng kanyang tiyan ay nagkalaman. Sino nga ba ang ama? Tanong ng kanyang ina. Hindi ko alam, wala, di ko alam sa kanila. Sa daming dumaang lalaki sa akin at aking ama, hindi to mangyayari kung hindi dahil sa kanya. Napaisip ang ina sa sinabi ng dalaga, imbis na magalit na awa sa batang ina. Bata pa lang namulat na ang isip sa mundo. Kakaiba kaya ganito na lang ang tadhana. Sinapit na buhay bilang isang bata, batang ina na ngayon nagdurusa. Hindi na mararanasan ng saya ng kabataan, mga kaligayahang tatatak sa kamusmusan. Mga pagkukulitan, kasama ang kaibigan, kamag-aral na kasabay papasok sa paaralan. Ngayon ay iba na, kalung-kalung ang anak. Sa halip na laging hawak lamang ay mga aklat, buhat nga ng mga anak, nag-iba na ang pamumuhay. May tumatawag na rin ngayon sa akin ang inay, dahil sa walang ama ang anak tinataguyod. Mag-isang ginagawa lahat para sa anak, kakayod. Di sana ako ganto, kundi ako na barkada. Di magiging miserable buhay dahil sa ama. Ama na itinuring wawasak sa aming pamilya, pinagkatiwalaan sa buhay naging mitsa. Ngayon ay wala na, hindi na mababawi pa. Ito ang naging resulta, lumaking batang ina. Bata pa lang namulat na ang isip sa mundo. Kakaiba kaya ganito na lang ang tadhana.
Sige, sige, play. Pasok na ako.